Ayan, hello mga kaibigan. Isang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat na makakapanood ng video reaction na ito. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan at syempre, ligtas sa anumang kapahamakan. Mga kaibigan, magbibigay na naman ako ng reaction patungkol dito sa kay Melo Yap, mga kaibigan. Kasi napapansin ko na kahapon o kanina, eh sunod-sunod yung kanyang video no na uploaded, mukha yata talaga o halatang halata na naghahabol ito ng kota para kahit papaano no, baka hindi pa nakakahabot doon sa kota para may masahod dito sa YouTube. 'Di ba? Eh mahirap talaga kung maliit lang ang sasahurin mo, 'di ba? Kaunti yung nanood sa'yo, lalo na kung wala kang ibang source of income, tapos ikaw ay nag-rerenta ng bahay, no? Yung pang-araw-araw mo pa, no? Na pagkain, diba? Eh kasi tulog ng tulog, diba? Kung mahilig matulog, kung tamad ka, pero gusto mong magmagaling at gusto mong higitan ng isang abogado para siraan lamang siya, mag-a-upload ka ng mag-a-upload ng mga kasinungalingan at paninira, 'di ba? Para kahit paano no, ito yung kayong source of income. Nakakapagtaka lang kasi ang lahat ng patunay mo at ginagawa mong mali, Melo Yap, ang lahat ng paliwanag ni Attorney Libayan, pero wala ka naman na maipakita no na credentials, 'di ba? Kung ikaw ay abogado, 'di ba? Eh ipakita mo para kahit papaano ay paniwalaan namin. Ano ba yung naabot mo sa buhay? Ganon. Oh. Para kahit papaano, oh, hindi naman tayo nagmamaliit, mga kaibigan, kung si Melo Yap ay kung ano yung trabaho niya. Pero dapat, 'di ba? Meron kang ipakita kung ano yung iyong pwedeng ipagmalaki. No? Para masabing mas, 'di ba? Mas higit ka, mas matalino ka kay Attorney Libayan. Pagdating naman sa batas, dahil sinasabi mo na mali ang mga paliwanag ni Attorney Libayan patungkol sa batas, 'di ba? Ay patunayan mo na ikaw ay dalubhasa, 'no? Sa pagdating sa usapin no na batas. So eto, kanina napansin ko nga po na sunod-sunod yung kanyang uploaded, pero nga lang meron siyang dito na nawawalang video. Yung yata yung na screenshot ng isa sa mga nakita ko no na screenshot na yung video ni Melo Yap no na private na. Yun yata yung kasama si Katon Ying. Oh, si Anthony Taberna. Kasi narinig ko doon sa video na yon na mukha yatang pag-aawayin no ni Melo Yap si Attorney Libayan at saka si Katon Ying. Doon yun sa mga kaibigan sa interview ni Katon Ying kay Attorney Libayan. So iyon na-delete na. Sana merong nakapag-upload noon mga kabatas kasi meron siya mga nasabi doon na talagang below the belt. Ito mga kaibigan, nakita ko lang na 12 hours ago, meron siyang uploaded video dito, no? At 11 hours ago, 10 hours ago, 9 hours ago, 9 hours ago, sunod-sunod. Hindi halata na hindi pa yata nakakaano, no? Nakakaabot sa kota. 'Di ba? So ito mga kaibigan, 'di ba? Lahat ito patungkol kay Attorney Libayan. Ito marami lang akong napansin dito kasi laging sinasabi nito ni Melo Yap kung na ang mga kabatas ay bobo. So patutunayan din natin mga kaibigan kung gaano talaga kabobo itong si Melo Yap. Kasi bumabalik sa kanya yung mga sinasabi niya na katangahan. Diba? Ganun naman talaga. Ang mga tao minsan, lalo yung mga Pinoy, kung sino pa yung walang natapos, no? Hindi nakapag, walang degree holder, no? Ay sila pa ngayon yung nagmamaliit doon sa mga nakapag-aral. Diba? Kung sino yung tambay, no? Walang trabaho, diba?
sila ngayon yung mas magaling pa doon sa mga nagtatrabaho. Diba? At nagsisipag. Bakit ganun ang Pinoy? Ganun talaga. Example na dito si Melo Yap. Diba mga kaibigan? Tingnan natin itong gawa natin ng reaction. Itong sabi niya dito, 10 hours ago, no? Ang title niya ay Video Length Fair. Fair use defense ni Attorney Libayan. Ito yung patungkol sa fair use mga kaibigan. I-play natin. Tingnan natin kung ano yung mga sinabi niya dito para mapatunayan natin kung gaano nga siya kagaling. Kasi nakikita ko, no, yun sa mga sinasabi niya na ang mga kabatas ay isip isda. No, at least meron kaming isip, 'di ba? Eh, yung nakikita ko sa iyo ay para kang lata na walang laman, 'di ba? Walang lata, mas mabuti pa yung isda na merong laman, yung utak. Pero kung ang lata walang laman, 'di ba? Eh, maingay talaga 'yon. Eh, yung utak ni Melo Yap, walang laman, pero dakdak ng dakdak. Kapag meron siyang alam niya na medyo tagilid siya, di ba? Ipa-private niya yung video. Akala ko ba matapang? Dapat pag matapang, hindi nagpa-private ng video. Naandyan yan, patunayan mo kung ano yung mga sinabi mo. Kasi sinabi mo yan. Yan ang sinasabi mo lagi na bata is opinion mo. So kung ano yung opinion mo, patunayan mo yan. Di ba mga kaibigan? Ganito, ang pag-uusapan natin ulit yung defense ni Attorney Libayan na fair use. Noong nakaraan, ang tinapik ko, yung number 4, the effect of the use of the potential market for a value of a work. So ito siya, oh, nakikita ninyo, sa mga hindi pa nakapanood, ano, fair use, guilty or not guilty, Libayan versus RTIA. Yan yung topic ko nung nakaraan. So ngayon, ang magiging topic natin, yung number 3, the amount of substantiality of the portion used. Ngayon, ganito, may mga nagsasabi kasi na hindi, maiksi lang naman yung ginamit ko eh. Hindi ko naman ginamit ng buo. Maraming abogado ang nagsabi noon. Actually, isa nga si Attorney Trixie Angeles, ang isa sa mga pinakapaborito kong abogado. Shoutout na naman mga kaibigan kay Attorney Trixie. No? Kung talagang ikaw, ano, ikaw na kaya ang kumunta kay Attorney Trixie, no? Imbitahan mo dyan sa channel mo, no? Para patunayan na tama yung mga sinasabi mo. Diba? Kasi ilang beses mo nang na-shoutout si Attorney Trixie, dinadrop mo lang yung pangalan ni Attorney Trixie para paniwalaan ka at magmukha kang kapanipaniwala, magmukha kang at ang ginagamit mo lang yung pangalan ni Attorney Trixie Angeles upang linlangin ang mga manonood mo. 'Di ba? Kung gaano ka katanga, gaano ka kabobo. Suggestion ko sa iyo, kontakin mo na kaya, no, si Attorney Trixie. Total, sabi mo naman isa sa mga pinaka paborito mo, 'di ba? Na abogado, 'di ba? So, kung ako sa iyo, kontakin ko na. Kontakin mo na siya para kahit papaano, di ba, makapag-usap kayo patungkol dito sa fair use. Kasi si Attorney Trixie mismo nagpaliwanag patungkol sa fair use. So, siyempre, ikaw, nag-google ka, no? At ang mga naandyan sa paligid mo, mga followers mo, ay believe na believe sa'yo. Di ba? Sa way ng paninira mo, ay believe na believe sa iyo ang mga followers mo. Isa na dyan si Equilibrium. Ba yun? Yung walang comment, no? Sarado yung comment portion sa bawat vlog niya. Diba? O yun din, dapat pag matapang, hindi kinoclose ang comment portion. Dahil hindi naman niya kinopya ng buo eh. Excerpt lang ang kinuha ni Attorney Libayan. Totoo yun. Pero, hindi ibig sabihin hindi ka na lumabag sa copyright infringement. Sinasabi ko ba, Marisi, Attorney Trixie Angeles? Hindi. Tama din naman si Attorney Trixie Angeles. Based sa opinion ko, mali siya.
Pero based sa opinion niya, tama siya. O, di ba, mga kaibigan, ang pasabi niya dito, base sa opinion niya, no? Mali si Attorney Trixie Angeles. Pero ang pagkakasabi niya, no? Tama din naman si Attorney Trixie Angeles. Pero batay sa opinion daw niya, ay mali si Attorney Trixie Angeles patungkol dito sa pagtalakay, pagpapaliwanag niya sa copyright o sa fair use. Diba? Pero ang sabi na naman niya, batay sa opinion daw niya, mali si Attorney Trixie Angeles. Pero batay daw sa opinion ni Attorney Trixie Angeles, ay tama siya. Papaliwanag ko dito sa iyo, Meluyap, na si Attorney Trixie, ay batas ang kanyang batayan, 'di ba? Hindi 'yung katulad mo, no, na hindi naman abogado na nagbabatay lang sa opinion mo sa Google na nababasa mo. 'Di ba? O at tanungin mo si Attorney Trixie kung ano yung batayan niya, yung opinion niya ba o batas. Kasi ang tinatalakay ni Attorney Trixie ay katulad ng tinatalakay, no? Sabi nga niya, halos 99%, no? Ay pumapabor siya kay Attorney Libayan. Magkaiba lang yung way ng pagtalakay nila, pero ang tinatalakay nila sa channel nila ay patungkol sa batas, hindi yung opinion ng sino man, ikaw nagbabatay ka sa opinion mo. Tama sa amin. Yun ang pagkakaiba po noon, mga kaibigan. Ay, hindi pa naman nahatulan ng korte. Ngayon, sasabihin niya, abogado ka ba? O, di ba, siya rin mismo ang nagsabi na hindi pa naman nahahatulan ng korte. Ibig sabihin, di pa nga naghihearing. Atat na atat lang talaga itong si Meluya patungkol dito sa copyright infringement, no, na isinampa ng Rafi Tulfo, Idol Nyo in Action Foundation laban kay Attorney Libayan. So bago ka magdakdak, bago ka magbitaw, no, ng mga salita at paninira kay Attorney Libayan, antayin mo muna na magkaroon ng resulta, no, ang kasong ito. Kasi ikaw din ang nagsabi na wala pa naman, no, na nagiging resulta. Wala, hindi pa nga tapos ang hearing, hindi pa nga nakikita, no? Hindi pa natin nababalitaan kung meron ngang probable cause yung kaso na yon na isinampa ni Rafi Tulfo in Action Foundation, Idol Mo, Idol Nyo, kay Attorney Libayan. Diba? So kahit pa, alimbawa, makitaan ng probable cause yan, diba? Wala pa naman nagiging desisyon ang korte tungkol dito kung talo ba o panalo si Idol Mo, kung sino sa kanila ang mananalo o matatalo. Hindi naman ako abogado, pero meron akong ipapakita sa inyo. Diba? Siya rin mismo ang nagsabi na hindi siya abogado, pero meron siyang ipapakita na galing sa Google, kay Mr. Google, mga kaibigan. So, sino ang papaniwalaan ninyo? Si Attorney Trixie at si Attorney Libayan? O yung opinion ni Meluyap? Diba? Kasi pinapanindigan niya yung opinion niya. Lagi niyang sinasabi na batay sa opinion ko, pero mayroon siyang mga videos na dinidelete o pinaprivate niya. Nasaan yung pinaglalaban mo yung opinion mo, dapat hindi mo dinidelete ang mga videos mo. Diba? Kasi yun yung opinion mo, batay sa'yo. Dapat kailangan siguro na dapat mong patunayan yan pagdating ng panahon, lalo na sa proper forum. So yan lang, mga kaibigan, ang masasabi ko dyan. So ito mumuli si Lu, ang inyong ka-informative. Mabuhay.